Ngayon po naman tayo dadako sa mensahe ng Panginoon, ng salita ng Diyos na gagamitin si Pastor Excel. Inayos pa ito ni Pastor Rico. Bago umalis, punta siya ako. Praise God, at hindi nga gumana yung dalawa. Pero ayusin natin. Praise God, purihin po Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo muli ay dadako sa mensahe ng ating Panginoon. At dadako natin ang ating mga sarili. At nakita naman niyo saya sa ating monitor. Kaya lalang ninyo, patay hindi yan kasi may problema yung ating desktop. No, at napamadali ko siya. At nakita ko natin diyan na pagsunod sa kalooban ng Diyos, no. At dito makikita ko natin na sa Biblia, marami pong sinasabi sa Biblia na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay marami pong character sa Biblia na kung paano ang mga tao o mga God's people lang mga tao na talagang handang magsakripisyo, handang sumunod sa ating Panginoon, ay makikita po natin sa Biblia. At meron tayong ilang babanggitin po dito ng mga tao na talagang sumunod sa ating Panginoon, at meron naman tao na hindi naman sumunod sa Panginoon, no? At dito makikita po natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa isa po sa mga pangunahing tema ng Biblia. At ito po ay maraming konteksto at maraming naglalaon po dito na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay meron kahinatnan at meron ding resulta na kahinatnan. No? At sa ating topic ngayon, pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay tingnan natin kung gagana. Ayun, gumana. Sa Genesis 12, 1 and 3, pwede po bang samahan niyo ako sa aking pagbabasa? At pwede po bang tumayo po tayong lahat at bilang respeto sa ating sa salita ng ating Panginoon? Sige po, 1, 2, 3. Ngayon sinasabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang kamag-anak mo, kahit ang sambayan ng iyong ama, pumunta ka sa iyo. Gagawin mo isang sanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita at magiging ang iyong pangalan sa mga magitan mo, maraming pagpapalain. Pagpapalain mo, magmamagandun sa iyo, pero susumpa naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa iyo. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa oras nito, nawa Panginoon ang mga salita mo Panginoon na ibigyan mo Panginoon ng iyong basbas Panginoon, ng hayaan mo na ang iyong Espiritu Santo ang magpunta sa amin ng magturo Panginoon, ang magbigay sa amin Panginoon ng panibagong mensahe Panginoon sa araw na ito, O Diyos. Maraming pong salamat, at nakikita mo po ang bawat puso namin, nakikita mo po Panginoon ang nilalaman at motibo ng puso namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Kaya dalayin ko sa bawat salita mo na may ihayag ngayon, ito po yung matibo sa amin ng puso, na ito po yung maipamuhay namin at maisakatuparan po namin. Salamat po, at narito ang iyong presensya, at nais po namin, Panginoon, na ikaw ay aming purihin, pasalamatan, Panginoon, sa umaga ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sino ba si Abraham? Si Abra o si Abraham? Doon sa ating binasang text, doon sa huling talata, ang sabi po doon, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ako naman ang susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo, ipagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Sino ba si Abra o si Abraham? Siya po ay si Abra ay pinili ng Diyos upang maging ama
ng maraming bansa. No? At kung titingnan natin, ang kanyang pangalan ay pinalitan ng Diyos mula sa Abraham. No? Dati ang pangalan niya Abraham. Mataas na pangalan, mataas na ama. Pero pinalitan ng Panginoon patungong Abraham, kaya siya po ay ama ng maraming bansa, father of many nations. No? At dito makikita natin ito kung sino talaga si Abraham. At sabi nga sa pagsunod ni Abraham, ang unang-una natin makikita na tao na sumunod sa ating Panginoon ay ang si Abraham o kaya si Abraham. No, pagsunod at pananampalataya ni Abraham. At nakita po natin diyan na inutusan ng Diyos si Abraham na iwan ang kanyang lupain, ang kanyang pamilya at pumunta sa lupain at ituturo sa kanya. Sumunod si Abraham kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin. No, eh bawa ikaw. Oh, buddy boy, punta ka doon sa lugar na yon. Pero hindi mo alam kung saan ang lugar. Ano ba ang lugar yung pupuntahan mo? Ano ang magiging maging kapalaran mo doon sa lugar na yon? Pero dito, si Abraham, inuutusan siya na iwan yung kanyang pamilya, iwan yung kanyang lupain, at pumunta doon sa ituturo ng Diyos sa kanya. Ang pagsunod kasi po sa Diyos ay nangangailangan po ng pananampalataya. Yan ang nakita ng Diyos kay Abraham. Pananampalataya at pagtitiwala kahit hindi natin lubos na unawaan ang kanyang mga plano. No? Misan, gumagawa tayo ng plano, plano para sa ating mga sarili, plano para sa ating pamilya, pero pagka ang nagplano ang Panginoon, pinaka the best. No? Pinaka the best. No? At ano po ang pangako kay Abraham? Ano po ba ang pangako ng Diyos kay Abraham? Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay ang Diyos ay gumawa ng tipan o kasunduan kay Abraham na nangako magiging ama siya ng isang dakilang bansa at pagpapalain ang kanyang mga tinapo. Totoo, nangyari po yun dahil siya po talaga yung naging ama ng maraming bansa. No, at nakita natin dito na ang pangako ng Diyos kay Abra ay kabilang na pagpapalain niya ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan niya na ang sino man. No, sabi nga meron tayong tinatawag Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, no? Kaya makita natin doon na kung paano na ang mga tao noong unang panahon ay naniwala, sumampalataya sa ating Panginoon ay nakita natin yung naging resulta na kanilang pagsunod sa Diyos. No? At Panginoon po ang tumatawag sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay kailangan lumakad sa pananampalataya kahit hindi natin alam kung ano yung kahihinat na ng ating pananampalataya sa Panginoon. Magtiwala tayo sa kanyang pangako. Amen? May pangako ang Diyos. Kung babasahin lang natin sa Biblia, maraming pangako ang Panginoon. At ito po, nakuha na ba ninyo ang mga promise niya? Nakakuha na ba ninyo yung mga promise niya? Alam niyo, meron po isang pagsubok kay Abraham. Ano po yung naging pagsubok kay Abraham sa Diyos? Ang isang malaking pagsubok kay Abraham ay iialay yung kanyang anak na si Isaac bilang sakripisyo sa Diyos. Sipin natin, yung anak mo, sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Kaya ba natin yun? Siyempre, mahal na mahal natin ang ating anak. Ay kaisa-isang anak ni Abraham yun, si Isaac. Nakita natin doon, ano ang nangyari sa bandang huli? Ano nangyari sa bandang huli? Pinigil ang Diyos si Abraham na pinilitan ang bata ng isang tupa bilang sakripisyo kasi nakita ng Diyos na talagang sumunod si Abraham. Kahit yung kanyang anak, handa niyang ialay, pinigilan siya ng anghel, Abraham, huwag mo ituloy yung gagawin mo sa bata. At ang Panginoon ay nagbigay ng isang tupa para yun ang kapalit ni Isaac. Kaya nga natin ang tawag na God is provider. Kaya, sabi nga, ni Ate Luz kanina,
Walang-wala. Di ba? Walang-wala. Bawak lang siya sa pagtitiwala sa Diyos, pananampalataya ng Diyos, pero ang Diyos, nagkaroon. Galing sa wala, nagkaroon. Dahil ang Diyos ang nagpo-provide. Amen? Sumunod ka lang sa pangako ng ating Panginoon. Sabi nga, obedience. Obedience is the key. Kasi ito yung talagang magiging susi sa ating pagsunod. Sa ating pagsunod, meron itong resulta. Ano po sabi sa Adela Toromoyo? Sabi, mapapasaig nyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. No? At nasa pagsunod po sa Diyos ang tunay na pagpapala. Ang pagpapala higit pa sa ating inaasahan. No? Yung, alam mo, may darating na pagpapala, pero higit pa doon sa inaasahan mo. Okay? Minsan ang Diyos nagbibigay na sobra-sobra. Ay minsan, hindi mo in-expect na meron palang gagamitin ng Panginoon na tao para ibigay yung pangangailangan. Oras mismo. Amen? Amen. Yan, naranasan ko po yan. Naranasan po namin ang mag-asawa yan. Walang-wala kami. Ano ibabayad namin sa funeral? Ano ibabayad namin sa ospital? Ano ibabayad namin sa doktor? Walang-wala kami. Pero ang Diyos na nag-provide. Ang lahat-lahat. Hindi naman namin pinagandaan yan. Pero ang Diyos na nag-provide. No? Basta nagtiwala lang kami sa Panginoon. At maraming tao ang ginamit ang Diyos para mapunan yung pangangailangan namin para sa anak. Kaya dito nakita natin dito na we need faith para tunay na makasunod tayo sa Diyos dahil ito yung mag-i-empower sa atin. Ito yung mag-i-empower sa atin para magawa natin ang kalooban ng Diyos para ma-please natin siya. Kita natin na pag tayo sumunod, ma-please natin ang Panginoon. At dito, idalangin natin sa Diyos na ang kalakasan ng katalinuhan na nagmumula sa Kanya upang makasunod tayo sa kalooban niya. Ang pagsunod at pananampalataya ni Abraham, ito po yung isang modelo na buhay na nakaugat sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang mensahe pong ito kay Abraham, ito po inagbibigay din sa atin kahalagahan pagsunod natin sa Kanya, sa ating pagsamba, sa ating pagtitiwala, sa ating, sa kabilang pagsubok na ating nararanasan at sa kawalang katiyakan, ang Diyos ay laging nandiyan. Amen? Kaya ito yung istorya. Itong istorya ni Abraham ay nag-aayaya sa atin mga kapatid na lumakad sa pananampalataya at manalig sa katapatan ng Diyos sa lahat ng panahon. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, kailangan lumakad tayo sa pagtitiwala, lumakad tayo sa pananampalataya sapagkat ang Diyos laging nandiyan lang.